nung married na kami, syempre mas maiintindihan mo eh kasi you're living together already, no? Pero syempre mamimiss mo kasi mag-isa ka sa bahay, wala na naman siya. So, natatakot ka also in a way kasi hindi mo alam kung safe siya. Pero of course, ako naman, full trust na alam kong uuwi siya na in one piece. Pero meron niyang incident. Newly married kami, hindi ko makakalimutan to. Bagong kasal, July. August. Nawawala siya for more than 24 hours, no? Mm-hmm. Nawawala siya for more than 24 hours. Marnie, relax ka lang, ha? Pero hindi namin malocate si Jiggy, eh. Magto 24 hours na silang missing ng crew niya. May mga text messages na ako nakukuha from my friends, from PNP. AFP sinasabi na, Mare, narinig ko yung balita. Alam mo na ba? So parang ako, ano yun? Nakidnap si Jiggy? Sabi ko, naku, nasan na yun? Sumiyak na ako. Hello? Hello, Marnie. Buksan mo ang radyo. Nagre-report ang asawa mo. Sige po, sige po. Punta tayo ng crossfire ngayon. Hindi namin alam kung nasaan yung mga kalaban. Nangyari doon, may coverage kami sa Basilan, election. Sundan namin yung mga teachers mag-distribute ng ballot box. Nung papunta na kami dun sa way na dinaanan namin, nung babalik na kami, sabi ng mga tao, di na kayo pwedeng dumaan dyan. May 300 na Abu Sayyaf, tsaka MILF. Mm-hmm. So hindi na kami nagsimula na yung labanan. Tapos bumalik kami dun sa kabilang side, yung ibang exit point. Sabi naman nung hindi kayo pwedeng dumaan dyan, abangan kayo, kikidnapin kayo. So nandula kami sa gitna nung town. Hello? Hello, Jiggy! Grabe ka. Grabe ka talaga. Huwag mo nang uulitin yun, ha? Alam mo bang nag-alala lahat kami sa'yo? Sabi niya, Agar! Gar-gar mo mukha mo. Hinahanap kita 24 hours. Umiyak na ako dito. Drama-drama na ako. Yung pala, hindi ka naman nakidnap. Paano ako makikidnap? Sabi ko, yun ang report sa akin ng mga kaibigan ko. Nakidnap ka na daw. Sabi, hindi ako nakidnap. So sabi niya, binambala mga cell site. Oo. Una mo pang tinawagan ng radyo kaysa tawagan mo ako at magsabi ka sa akin na okay ka, 'di ba? Jiggy. Uwi na mo. Ka ba? Nung mag-asawa na kami, nahihirap, syempre manihirapan kang payagan siya, no, sa coverage, pero wala ka naman magagawa kasi trabaho niya yun, eh. So, ngayong mag-asawa na kami, lahat ng gusto niyang gawin, pwede na niya nang gawin. Pero yung mga anak na niyang nagsasabi sa kanya na sasama sila. Sasama daw sila. Dun sa 10 taon na pagsasama namin, na isa sa pinakamalaking bagay na natutunan ko talaga yung kailangan magbigay ka, eh. And importante rin na yung mga bagay na gusto niyang gawin, kailangan mong isupport. Siguro yung wagas na pag-ibig, yun yung walang
walang camera, no? Yung parang walang nanonood, yung hindi kayo, hindi very public, very showy, very cheesy, pero buong buo. Bibigay mo lahat para dun sa taong mahal mo. Tsaka yung hindi ka humihingi ng sukli. Yun. Yun ang wagas ng pag-ibig. Para sa akin, yung wagas na pag-ibig, yung pagiging hindi ka selfish, pagiging supportive, pagiging mapagkumbaba, and at the same time, talagang kung kahit anong pwede mong ibigay, regardless kung ano man yun, ibubuhos mo lahat eh. Nang tama yun, wala kang hinihintay na kapalit. Ako si Marnie. At ako po si Jig Manikad. At ito ang kwento ng aming wagas na pag-ibig.